kasama yan sa buhay, yung may mawawala. Pero meron darating sa'yo na mas mahalaga. Real talk yan, mga tol. Heyo guys, what's up? Welcome back to WreckognyzTV, another episode of song reaction slash review video. Ngayon ipapakinggan natin ang bagong kanta ni Young One na pinamagatang para sa Dongalo. Okay mga tol, so naghahabol tayo ngayon ng mga reaction at pagyusuri na video mga tol. Kanina ginawan ko ng reaction at pagyusuri yung kanta ni Erling Bakal na Megiddo. Tapos sinunod ko yung panimula ng Markadong Bungo. Tapos may kasama rin silang mga bisitang Makata mga tol. Ngayon naman yung kay Young One. After itong kay Young One, isusunod ko siguro yung Where You From mga tol Part 2. Where You From Part 2. Tapos isisingit ko rin yung sulatroniko ni MC Kareem mga tol. Basta mag-aabol ako mga tol. Ngayong gabi nakakatatlo na ako. So hindi ko alam kung makakaapat ako. Kung hindi man ako makaapat ngayon, siguro bukas or sa makalawa or kung kailan ako susunod na maging libre mga tol. Kasi nga kagaya ng sabi ko sa inyo, busy ako nitong mga nakarang araw mga tol. So hindi ako basta-basta makagawa ng reaction at pagkusuri na video. Kaya kung napapansin nyo dati, pagka may lumabas na kanta, nagagawan ko kaagad. Ngayon hindi na ganun mga tol. So ginagawan ko na lang pagka may libreng oras. So ayun mga tol, bago ko umpisahan itong ating gagawing reaction at pagkusuri sa kanta ni Young One, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa WreckognyzTV, sa lahat ng nanonood, lalong-lalo na sa mga subscribers. At kung di ka pa subscribe, please do subscribe. Malaking bagay sa akin yan sa content creator para tuloy-tuloy paggawa natin ng mga ganong klaseng video. So huwag natin patagalin mga tol, umpisahan na natin, pakinggan natin para malaman natin ang nilalaman ng kanta ni Young One na pinamagatang para sa Dongalo. Let's go! Ang galing nung beat mga tol. Touching, touching siya. Lalo na yung background vocals. Okay mga tol, so sa intro pa lang ni Young One, sa palagay ko ang magiging nilalaman ng kanta niya ay tukol sa kung paano siya naging Dongalo Records at kung sino siya bago siya maging Dongalo Records mga tol. Yan yung palagay ko sa magiging nilalaman ng kanta. Tuloy lang natin. Nagsimula lahat bukas ng paglipat ng kampo nang mapagdesisyon ng maging isang Dongalo. Halo-halong emosyon at samot-saring bulong-bulungan. Kuro-kuro at palitan ng mga dating kaibigan. May mga nakasuporta, yung iba ay nag-iba. Tanggap ko yun bago ko palang isipin na magawa. Okay mga tol, no? So sinasabi dito ni Young One na parang pinag-isipan niya raw mabuti bago siya sumalo sa Dongalo. So sa palagay ko kasi dahil di ba yung parang dati niyang kampo, hindi ko alam kung kalaban ng Dongalo yun ha, or kung hindi man kalaban ay hindi rin kakampi, parang ganun. Kumbaga yung nilalaman ng lyrics ni Young One, di ba mga tol, may mga kuro-kuro tsaka bulong-bulungan daw eh. So ibig sabihin nun bago siya sumalo sa Dongalo mga tol, pinag-uusapan na siya, parang ganun. Yun ang datingan sa akin nung mensahe na yun ni Young One mga tol. Tuloy lang natin. Pero wala tuloy lang to sa paglika ng bago. Hawak ko ang manibela ko at mga plano. Sa pagbukas ni Kuya ng pintuan ay alam ko na para sa akin to, para sa aking pamilya. Simula na to ng bagong kabanatang tatahakin kung saan wala na yung nakasanayan. Kung bako-bakong daan na tatanaw ko na ng liwanag ang nalalakaran. Niminsan di naramdamang iba sa karamihan. Salamat sa tiwala ko sa aking kakayahan at sa tiwala ng Dongalo na sa aking nililaan. So yun mga tol, so parang nagpapasalamat siya sa pagbigay sa kanya ng oportunidad ni Kuya Drew at sa pag-welcome sa kanya ng imperyo ng Dongalo mga tol. So parang sinabi niya na kumbaga ito na yung bagong kabanata ng kanyang buhay, para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya mga tol. Tapos mga bago niyang kaibigan, syempre yung mga kapatid sa Dongalo Records, tapos yun si Kuya Drew, di ba? Tuloy lang natin mga tol. Salamat po Kuya sa tiwala sa buong pamilya sa Dongalo. Mga bagong kasanggat, bagong kaibigan, pamilya na maasahan. Pero solid talaga ang Dongalo, no, kung mapapansin niyo mga tol. Nadagdag na kalaban.
Pero alam nyo ang ginawa ko. May mga nadagdag daw na kalaban. At sa bagong yugto at aking bagong simula, sinimulan ko din itama aking mga nagawa sa pamamagitan ng mga awit na aking isiniwala. Nagdidatingan ang mga kritikong hindi ko na maawa, pero di yan dagi na para itigil ko ang laban. Sampunang mga tulad kong makatang iginabang ang sarili na niwala sa proseso, hindi nagpa-apekto sa nagtatagang duwelo. Di rin natin sa mga nakaraang kabigatan, malamang di rin tatataga ang mga kaalaman sa mga dating nakasama kahit pa nakasama. Samaan ng loob, pagkikisama aking ipinaloob at alaala na alam ko't alam nyo na di kayo naging iba, higit pa sa pagiging kapatid ang aking ginawa. So yun mga tol, no? So itong kantang to sa palagay ko ay parang yung sa loobin ni Young One mga tol. Kagaya nga nang sinabi ko nung umpisa na ang magiging mensahe nitong kantang ito ay yung tungkol sa kung sino siya bago maging Dongalo at yung ano siya bilang Dongalo mga tol, diba? So at the same time parang nilalabas niya rin mga tol yung parang sa loobin niya sa mga dati niya mga nakakasama mga tol bago siya maging Dongalo Records. So kasi parang ang alam ko nagkaroon siya ng falling out mga tol sa mga dati niya nakakasama eh. Kung ano yung buong kwento yun mga tol, hindi ako updated dyan, hindi ko alam. Siguro sa mga susunod na araw, sa mga susunod na reaction at pagkasuri na video natin mga tol, siguro may mga makikomento tayo dyan. Mabait to si Young One mga tol, napaka-humble din nito mga tol. Isa ito sa mga tinuturing natin na bago kaibigan. Isa ito sa mga kikitain natin kapag naka-uwi ako ng Pilipinas mga tol. So yun, shoutout sa iyo kapatid na Young One, salute. Stay humble tol. So tuloy lang natin mga kapatid para mapakinggan natin yung buong kwento ng kanyang kanta. Tuloy lang natin. Kahit na para sa inyo baliwala na lang pala, matagal ko nang napatawad ang yung mga nagawa. Wala. So yun mga tol, no? So parang sinasabi niya na kung ano man yung nagawa sa kanya nung mga dati niya nakakasama, siguro kung ano yung mga nasabi, nagawa, parang wala na lang daw yun sa kanya, pinapatawad na niya, di ba? Sa palagay ko mga tol, yun yung Barako Juan eh, kasi parang may mga naririnig ako mga tol, di ba nga dating Barako Juan, si Young One yun yung nire-represent niya dati eh. Tapos, ang alam ko simula nung bago siya mapunta sa Dongalo Records, nakakakita ako ng mga YouTube video about sa naging issue ni Young One at ng Barako Juan mga tol. Tapos ayun, minsan nanonood ako ng mga interview ni Young One sa mga vlog niya or yung mga interview niya sa sarili niya or yung mga parang sa loobing niya kapag nagva-vlog siya about dun sa issue kapag may nagtatanong. Pero hindi ko alam yung kompletong detalye yung kagaya nga ng sabi ko kanina. So, tuloy lang natin mga tol. Para sa akin yun. Pero hanggang di kayo titigil. Ay, may pahabol. Akala ko pinatawad na niya. Pero yun nga, kumbaga yun siya sabi niya, wala na sa akin yun, pinatawad ko na kayo. Pero kung di nyo ako titigilan, tanga na, babawi ako. Parang yun siguro yung gusto niyang sabihin. Kumbaga siguro parang mensahe rin itong kantang to para sa mga natin niya nakakasama na parang itigil na natin kung ano man yung hidwaan natin. Kumbaga parang tapusin na natin, wala na yun. Pero yun nga, ang pahabol niya dito eh, kung hindi siya titigilan, hindi siya titigil. So, tuloy lang natin. Okay na yun. Kasi bilog ang mundo. Diyos nga, nagpapatawad ako pa kaya. Mismo. Ganun lang yun. At kung sakaling dumating na magharap-harap na rin ay may mukha akong iyakarap sa mga salamin. Sino ba ang salarin kung ba't ko to ginagawa? Kung ano ang yung tinanin, yun din ang yung magigita. Sa mga di abot yung punto ko, di ko nakasalanan. Sa mga natamaan at sa mga nadaanan. Kasama yan sa buhay, yung may mawawala. Pero meron darating sa'yo na mas magandala. Kasama yan sa buhay, yung may mawawala. Pero meron darating sa'yo na mas mahalaga. Real talk yan mga tol. Totoo yan, kumbaga tuwing may nawawala, may papalit dyan na mas better. Parang ganun eh, may mga kasabihan ng mga ganun mga tol eh. So kumbaga yun yung parang ginawang motivation ngayon ni Young One. Kahit nawala na yung mga dati niya nakakasama, para sa kanya, yung mga pumalit ay yung mga parang mas mahalaga ngayon, diba? Tuloy lang natin mga tol. Ang mahalaga, alam mo na tanda kang harapin. Kung sino may ayaw sa akin, doon ay ayaw ko na rin. Ituloy ko lang ang mga dapat ko natuparin. Pag nandun na akong pangako ko kasama ka pa din. At tatanaw ko na ng maliwanag ang nalalakaran. Ni minsan di naramdam ang iba sa karamigan. Salamat sa tiwala ko sa aking kakayahan. At sa tiwala ng Dongalo na sa aking inilaan. Andrew! Oy! Oy. Young One! Ito yung meeting ni Young One sa... Salamat po, kuya.
Dongalo Records or kay King AE nung kinuha niya yung parang ano niya, premium niya sa freestyle. Tsaka yung contract signing niya sa Dongalo Records, mga tol. Sup? So yun mga tol, yung pinakitang clip ni Young One after nung kanta, mga tol, yun ay nasa vlog niya, mga tol, kung doon nyo para papanood. Yun yung nasa vlog niya nung nakipag-meet sila kay King AE, yung Team Chico Loco, yung nanalo sa Freestyle King Wars, mga tol, nung nakaraang freestyle battle ng Dongalo, mga tol, yung event ni King AE, diba? So, kung doon nyo pa naispatan nyo, mga tol, panoorin nyo. Parang doon sila nag-contract signing, mga tol, tsaka doon binigay yung parang award ng Team Chico Loco mula kay King AE. So yun mga tol, maganda tong kantang to, mga tol. Medyo touching siya, mga tol, kasi 'di ba, yung beat, ang ganda ng beat, tapos yung background vocals, yung parang na 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 na, na. Ang ganda, parang bagay na bagay yung tema, mga tol, dun sa gusto niyang iparating na mensahe. Yung mensahe niya, parang ano to eh, mensahe niya sa sarili niya, mensahe niya sa mga dati niyang nakakasama, at mensahe niya sa bago niya ngayong mga nakasama, yung bago niyang pamilya, which is yung Dongalo Records. At di ba nga, pinapakita naman niya sa kanta kung gaano siya nagpapasalamat kay King AE, di ba? So yun, napaka-humble, mga tol, napaka-humble Young One. So yun, shoutout sa iyo kapatid na Young One. Kita-kits tayo soon after pandemic, at sana ay tuloy-tuloy lang ang blessings mo, tol. Good luck sa iyong career, at sana matuloy na yung coffee party ng Dongalo Records, mga tol, yung kasama na kayong mga bago, diba? So abangan namin yan, tol. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood mula umpisa hanggang huli. Kagaya ng dati, kita-kits sa next video. My name is Wreckognyz. Peace out.